hindi ka top of her priorities at that time. Opo, parang ganun po. So, yung time na po na yun, parang, ano eh, in-accept ko na din po talaga eh. Kasi ayoko po maging hadlangan na kasi pareho naman po kasi kaming academic achiever. Tapos sobrang passionate namin about leadership. So, at that time, parang, hindi ko na rin masyado nilaban nun eh. Parang, in-accept ko na lang na ako, sige, basta ma-achieve mo yung mga gusto mong gawin, ganun. Kahit wala na ako. Parang ganun po. Pero sa mga edad na 14, kunyari, ate ka niya o nanay ka niya o guardian ka niya. Uh-huh. Parang yun din naman ang i-advise nyo. Yes. Kung bata nyo pa, yes, diba? Uh-huh. I-prioritize mo ng ACADS. Yeah. Uh-huh. Diba? School. Kung anong, diba? Kasi 14 eh. Especially, vice president tsaka presidente ng school eh. Ay, student, council. Student council. So talagang... Supportive po si Debbie na siya ng school. Diba? So may mga ano, may mga ganap na agad sa buhay. True. Na kailangan. Honor student. Oh. Diba pang honor student ka talagang pinaprioritize mo yan. Kasi naman bilang isang bata, ang pangunahin naman talaga nating tungkulin, bukod sa maging mabuting anak at kapatid sa ating mga kapatid sa loob ng bahay, eh mag-aral ng mabuti. Yes. Totoo. Diba? Yun ang sinasabing, huwag nyo munang problemahin ang mas malalaki pang problema. Hanggat maaari, huwag munang problemahin kung paano kayo makakatulong sa pera ng bahay ninyo. Yes. Kung paano maitataguyod ang pagkain sa loob ng bahay ninyo. Kasi correct, yung mga bagay na yun, dapat talaga pinoproblema ng mga magulang. Correct. Diba? At ang pangunahing problema, ang tungkulin o responsibilidad ng mga bata ay mag-aral ng mabuti. Yes. So, kinakarir nyo ang pag-aaral at that point. Yes, po. So, fair enough. Okay, yun. Para sa inyo rin naman yun. Babata pa. Pero, ngayon ba naka-friends kayo? Nag-uusap kayo? Ganyan? Hindi friends, pero goods naman po kami. Good. Fair din naman na yun. Pero after po kasi nung paghahabol ko, di ba 1 year po yun, hindi pa po doon natapos yung story namin. Gusto mo talagang pahabain, ha? Hindi, di ba? Ni-wrap up ko na eh. Sige. Okay. Para fair po. Sa oras, sige. Bali nun, di na po kasi kami ka ng communication nung after nun. Dahil nagka-boyfriend na rin po siya nun. So, at that point, sobrang in denial ako sa feelings ko. Alam kong gusto ko pa po siya nun. Kasi nung nag-promise ako sa kanya na babalik ako sa kanya. Pero nung parang ready na po ako, ganun, nagka-boyfriend na po siya. And then, nawalan po kami ng communication. Hindi po kami nakapag-closure, ganun. Tapos after 2 years, I realized na hindi pa pala ako move on. Parang sobrang nag-hold back pa ako sa past namin. Sobrang dami kong what ifs na sabi ko, sayang that pala binigyan ko siya ng second chance, ganun. Kasi kine-consider siya, thought ka ko eh. Parang, simula po kasi noon sa kanya, di na ulit ako nagka-girlfriend. Parang, sobrang greatest love ko po yun. Siyempre, first girlfriend, sobrang dami ko natutunan. So, after 2 years, I messaged her na, I said sorry. Sabi ko, di ko may imagine yung pain na na-cause ko. Kasi, 1 year po yun eh. As in, sobrang dined mo ako siya. Nagbibigay siya ng letters, pero tinatapon ko. Yung mga message niya, nilalike ko lang, ganun. So, sobrang tagal ng pag-develop ng feelings ko na di pa ako na-move on. So, 2 years, bila ko siyang binalabog na, sabi ko, hi Joy, different ako move on and I want to say sorry and thank you sa lahat ng nagawa mo sa akin and lahat ng nagawa ko sa'yo. Parang ganun po. Okay. Kasi may chance ka naman eh. Hindi ka ba naka-move on o wala ka na lang kasi, alam mo yung, sabi niya kasi, di ba, mahabol si girl. Mm. Dined mo niya kasi meron siyang... Reserva. Meron siyang ano eh. Oo. Oh, oh. Okay may fallback. May reserva. Mm. So, nung nawala na yon at isa na lang, wala na. Kaya hinahabol mo siya. Ay, wala na. Habulin kita. O ayaw mo lang mabakante. Ay, hindi naman po sa ganun. Yung ano po kasi ano nung grade 10 po, yung naghahabol po siya. And denial po talaga ako. Alam ko talaga na mahal ko siya. Pero parang... Student council kasi sobrang dami po naming naririnig sa iba't ibang tao na wag mo nang balikan, ganun. Hindi naman po sa dahil bakante ako, pero yung love talaga na experience ko nun is sobrang genuine po, ganun. Kaya, sobrang ano? Genuine po. Dapat dined mo siya nung umahabol? Ayun po, parang regret ko din po yun kasi ayun nga po, in denial po ko sa feelings ko na na mahal ko pa po siya, ganun. Saka, kasi po, I feel like sobrang nasaktan ko na siya. Kasi yung breakup po namin, sobrang biglaan niya. Parang we were okay, tapos biglang isang araw, sobrang selfish nung decision ko na ayoko na, break na tayo. So,
na sobrang nasaktan siya. Kaya every time sinasabi niya sa akin na gusto naman talaga kitang balikan, kaso kapag naaalala ko yung mga nangyari noon, siguro kung paano ko siya biglang binitawan na lang, hindi niya nakaya. Ganun po. Oh, kasi wala pong ano nun eh. Sobrang okay po kami noon. Parang wala po, hindi ko po naramdaman na, uy, parang makipag-break na sa akin si Joya. Parang ganun. Wala po ko naramdaman na ganun. Bigla na lang pong one time, bigla na lang po siya nakipag-break sa akin. Gusto ko po talaga siya balikan noon. Sinasabi ko po ngayon sa kanya. Ngayon ba gusto mo pa siyang balikan? Ay, hindi na po. May boyfriend na rin po siya and move hindi, on na po. Hindi, oo. May boyfriend na siya. Pero yung gusto, yung may nararamdaman ka pa sa kanya at kung may pagkakataon, sana babalikan ko siya. Kung wala siyang boyfriend ngayon, babalikan mo ba siya? Wala na po. Move on na rin po talaga. Tapos na rin. Tapos yes, na ang chapter na yun. So, matitagal na no? 14, 21 na sila ngayon. Correct. Pitong taon naman na ang nakalipas. Yes. Sana naman din. Yes. Diba? Natapos na rin. Kasi siya yung totga eh.